Hi, this is Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Welcome to my video. Kung first time ka sa channel ko, please like, share at mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tatlong paraan kung paano mo maaabot ang mga pangarap mo. Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon, masasabi mo bang nakamit mo na ang mga pangarap na gusto mong maabot? Siguro madalas ay nasasabi mo sa iyong sarili na sumuko na lang. Pero bago ka mag-decide na sumuko, nais ko lang malaman mo ngayon na walang mali sa iyong goal. Wala rin mali sa iyong sarili dahil gumawa ka ng aksyon at sinubukan mo rin tuparin ang goal na ito. So, ano ba ang problema? Ang problema ay ang pagsunod mo sa maling sistema ng iyong goal. Kung isipin mo kayang mag-set ng parehong goal ng mga taong nagtatagumpay at mga taong nabibigo, alam mo ba na ang nag-iisang dahilan sa pagkakaiba ng kanilang outcome o resulta ng kanilang goal ay ang sistema na kanilang ginagamit. Gaya na lang ng pagyaman, lahat ng tao ay merong pangarap yumaman o magkaroon ng kasaganaan sa kanilang buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, pareho din nila itong matutupad. Dahil kahit magkapareho sila ng goal, ang kanilang sistema ay magkakaiba. So ano ba ang pagkakaiba ng goal at system? Ang goal ay ang mga bagay o estado na gusto mong makamit. Gaya na lang ng 1,000,000 piso na kita ngayong taon, makapag-travel sa labas ng bansa o di kaya magkaroon ng malusog na katawan. Ang goal ay binibigyan ka ng direksyon sa buhay. Ang system naman ay proseso at required actions na maghahatid sa iyo patungo sa iyong goal. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng laptop, pero ito ang tanong. Darating ba yung laptop sa'yo dahil ginusto mo lang ito? Hindi, di ba? Dahil alam mo na may dapat na sapat na pera para mabili mo ang laptop na yun, isa sa mga sekreto ng mga taong nagtatagumpay ay ito. Naka-focus sila palagi sa system ng kanilang goal. Dahil alam nila na dito sila mabibigyan ng resulta. Sa video ito ay bibigyan kita ng tatlong tips kung paano mag-set ng goal at kung paano mo ito ma-execute ng maayos. Panoorin mo ng buo ang video ito dahil dito ko sasabihin lahat ng dapat mong gawin para makuha mo ang mga bagay na iyong hinahangad. Tip number 1, maging specific sa iyong goal. Hindi sapat na sasabihin mo sa sarili mo na gusto mong yumaman o gusto mong makapag-ipon ng maraming pera. Dapat bibigyan mo ito ng linaw at gawin mong actionable ang iyong plano. Sinabi ng best author na si James Clear, "Many people think they lack motivation when what they really lack is clarity." Hindi ka talaga magkakagana na gawin ang mga bagay na related sa iyong goal kung ang goal mo ay hindi malinaw sa iyong isipan. Kaya ang una mong gawin para maisakatuparan mo ang iyong pangarap ay bigyan mo ito ng linaw. Alam ng karamihan na dapat gagasto sila ng dapat hindi lalagpas sa kanilang income, mag-iipon ng pera para sa kinabukasan at mag-aaral kung paano mag-invest para pagdating ng opportunity ay meron silang sapat na kapital at kaalaman sa investment na kanilang papasukan. Pero ang madalas nilang ginagawa ay ang kabaliktaran sa kung ano ang gusto nilang mangyari. Dahil patuloy pa rin silang gumagastos at madalas ay nauuwi ito sa pagkakaroon ng gusto nilang mangyari dahil patuloy pa rin silang gumagastos at madalas ay nauuwi ito sa pagkakaroon ng malaking utang. Hindi rin sila nag-iipon ng pera at wala pa rin silang investment hanggang ngayon. Ang ganitong pagkakamali ay bunga lamang ng lack of clarity. Dahil kung alam mo ang gusto mong mangyari
at mga aksyon na dapat mong gawin, hindi ka na magiging distracted dahil ang iyong atensyon ay nakafocus sa mga bagay na merong kaugnayan sa iyong goal. So, paano gagawin ang specific na goal? Gawin natin halimbawa ang pera. Una, alamin mo ang tamang halaga na gusto mong makuha. Halimbawa, gusto mong makaipon ng 150,000. Number 2, dapat ay alam mo kung saan mo ito gagamitin. Ano ba ang purpose ng iyong goal? Para ba ito sa investment? Emergency fund? College fund? O pampuhunan sa negosyo? Number 3, magtakda ka ng tamang panahon kung kailan mo ito gustong makamit. Halimbawa, gusto mo itong maipon 12 months from now. Number 4, isulat mo lahat ng aksyon na gagawin mo. So, base dun sa 150,000 na goal at 12 months na timeline, mag-iipon ka lang ng 12,500 per month at 3,125 per week. Tapos, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang gagawin mo ngayon para makuha mo ang iyong daily goal. Hindi mo rin makukuha ang iyong weekly goal at kapag hindi mo nakuha yung weekly goal mo, hindi mo rin makukuha yung monthly goal mo. At kung nag-fail ka naman sa iyong monthly goal, imposibleng ma-achieve mo ang iyong one-year goal. So parang domino lang yan. Isang pagkakamali mo sa una, madadamay na rin lahat ng natitira. Kaya bago ka mag-decide gumawa ng aksyon, gumawa ka muna ng goal at gawin mo itong specific. Tip number 2, maging focus ka sa goal na merong malaking impact sa iyong buhay. Maraming bahagi ng ating buhay na binibigyan natin ng halaga, gaya na lang ng ating kalusugan, pamilya, pera, at iba pang personal na pangangailangan. Kaya naman kadalasan, nalilito tayo kung ano ang uunahin sa lahat. Sa tingin natin, pareho silang mahalaga. Ang dapat mong gawin para mas madali mong matukoy ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay ay alamin mo ang sitwasyon mo ngayon. O di kaya, isulat mo lahat ng bagay na talagang ninanais mo na makamit. Tapos, tanungin mo ang sarili mo kung merong isang bagay na talagang ninanais mo na makamit ngayon. Alin sa mga ito ang magbibigay ng positibong impact sa buhay mo? Kapag nalaman mo na ang bagay na yan, i-apply mo ang ating tip number 1. Gawin mo itong specific at maging focus ka dito. Dahil walang goal na natutupad kung hindi ka focus at kung hindi ito ginagawang priority. Pag ginawa mong priority yung goal, maiiwasan mo na ang pagsasayang ng oras dahil lahat ng ginagawa mo araw-araw ay nakalaan lang para dun sa pinakamahalagang bagay na yon. Tip number 3, take action. Pagkatapos mong pumili ng goal at mabigyan ito ng linaw, gumawa ka naman ng action. Sinabi ng motivational speaker na si Jack Canfield, "The world doesn't pay you of what you know, it pays you of what you do." Masaya talagang mag-set ng goal, mag-isip sa mga bagay na gagawin mo dito, at magplano ng maaga. Pero, unang bahagi pa lamang yan ng proseso. At the end of the day, resulta pa rin ang hinahanap natin. Aside sa pagtukoy kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay, kailangan mong maging bias sa paggawa ng mga aksyon. Dahil dyan mo malalaman kung ano ang hindi nag-work at paano ito itatama sa susunod. Mararanasan mo talaga ang magkamali. Pero, ibahin mo ang iyong pananaw. Isipin mo na ang pagkakamali ay parte talaga ng proseso at isa rin itong senyales na meron kang bagong ginagawa sa iyong buhay at hindi mo hinahayaang ma-stuck sa iyong comfort zone. Ang direksyon na patutunguhan ng iyong buhay ay nababase sa iyong goal. Ang pag-asenso ay nakabase sa aksyon na ginagawa mo araw-araw. Kaya, magpatuloy ka lang na kumilos. Huwag kang madismaya kung sa tingin mo ay hindi mo pa rin na-achieve ang iyong goal. Isipin mo lang
na walang natatayong bahay pagkatapos ng blueprint. Dahil kailangan mong maglaan ng panahon at pagkilos para matapos mo ito. Ganon din sa iyong goal. Pagkatapos mo itong magawa ng system, gumawa ka na kaagad ng aksyon para unti-unti mo na itong matutupad. Thank you for watching my video. Sana ay may nakuha kang value sa videong ito. Don't forget to like, share, at mag-subscribe ka sa channel ko para ma-notify kita kapag may bago akong video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. See you on my next video.